prayer. And of the Holy Spirit, Amen. Loss of livelihood, loss of lives, loss of habitats, destruction of the forest and the wild lives are being affected. The temperature changes and the landscape of an area is also affected. But after those negative effects of a volcanic eruption, there is a beautiful disaster on its aftermath. Materials that are ejected are used for pottery, just like what the people did in the Apalit, Pampanga, or in the Arayat, Pampanga, if I'm correct. So, ginamit nila yun as a source of livelihood. Diba, ginagamit din yan as a spa. Diba, yung mga ashes, may ginagamit siya as spa, for spa. And also, yung mga materials can serve as fertilizers sa mga kabuhayran na or sa mga plantation in that place. So it can be also used as cleansing the body and skin treatment kasi nga it is composed of sulfur and sulfur is good for our skin. And yung mga volcanoes meron doon malalapit na hot springs na pwedeng pagliguan. And there is a good medical treatments or effects na pwedeng maidulot yung mga materials na nandoon. But aside from that, we can also generate energy and it is sustainable and eco-friendly. Okay, so our country is a home to more than 100 volcanoes and energy may be tapped from them. Actually, the Philippines marked the second in the world's production of what we called as geothermal energy. So yan yung energy na maaring matap sa ating mga volcanoes. Yung heat or yung geothermal energy na tinatawag natin. So according to DOE or Department of Energy, 14.4% of the country's total power generation comes from geothermal power plants. So aside from that, it is cheaper than natural gas, coal, and hydropower. So geothermal energy is generated in two ways. Pwede siyang geothermal power plants or geothermal heat pumps. So, papaano nga ba nagkakaroon ng generation of energy doon sa pamagitan ng init na nanggagaling sa vulkan? So, in the Philippines, geothermal power plants are used to generate electricity such as in Tiwi in Albay, Kidapawan in North Cotabato, Calaca in Laguna, Tangonan in Leyte, Bago City in Negros Occidental, Valencia in Negros Oriental, and Bacon in Sorsogon.
So, paano sila nagpa-process ng geothermal energy galing sa mga bundok or hot springs sa tabi nila? So, geothermal power plant is built near a group of geysers o yung mga tubig na bumubulwak or tumataas dahil sa volcanic activities, hot springs or volcanic activity. So, ito yung process. Magdidig ng wells sa ilalim ng earth para mag-pump ng steam or hot water galing dito. Okay, so, pwedeng sa groundwater na mainit or steam na nanggagaling dun sa ilalim ng lupa. So, when the water reaches the surface, the drop in pressures causes the water to turn into the steam. So, yung init or yung tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa, sila yung magpapatakbo sa ating turbines. Okay? Yung turbines, yun yung mga malalaking hélice na nakakonekta sa generator na siya namang magpo-produce ng electricity. So parang ano lang din yan, parang sa may windmill o sa hydropower plants, meron doon mga malalaking turbines na siyang nag-degenerate ng electricity. Then we have cooling tower na siyang nagpapa-cool down ng steam and nire-recycle para pwede pa siyang ulit gamitin. Kaya nga siya ay sustainable and renewable energy. So ganito yan. Okay? So, we have different types of geothermal power plant. Una yung dry steam power plant. So, magdidig ng well, I forgot the Tagalog term of well. Magdidig ng well sa ilalim ng lupa, tapos may ilalabas doon na steam or mainit na usok. So, yun yung magpapatakbo sa malaking turbines na nakonekta sa ating generator. Pagkatapos nun, kapag gumana na yung generator, makakapag-produce na ng electricity. So, ganun lang yung kasimple. Pwede rin naman yung second type, yung tinatawag nating flash steam. So, sisip-sip yung well ng mainit na tubig galing sa ilalim ng lupa, and then meron yung paglalagyan. So, magje-generate yun ng steam or mainit na usok na siya magpapaturn sa turbine na nakakonekta din sa generator at magre-release ng electricity. Okay? Yung steam na yon magiging tubig siya ulit at babalik sa ilalim ng lupa. Parang ano lang yan, di ba? Pag nagpakulo tayo, pag nagtagal, yung mga usok magiging water ulit. Mag-evaporate siya, mag-condense, and then mag-precipitate. Magiging water ulit. And then, pwede rin naman yung binary cycle. Kukuha ng steam sa ilalim ng lupa na siyang magpapainit sa isang tubig na galing naman sa atin. Pag nainitan na yung tubig na galing sa atin, dahil sa init na nanggagaling sa ilalim ng lupa, magre-release yun ng steam. Yung steam na yun, yung magpapaikot sa turbine, na siyang magpapagalaw sa generator, na siya namang magre-release ng electricity. Okay? So, ganon yung operation ng geothermal power plants. Dahil sa usok or sa steam na mainit na nilalabas ng ating volcanic activities or ng hot springs or ng geysers, siya yung magpapatakbo sa turbine, na which in turn magiging source of mechanical energy para mapatakbo ang generators, which in turn produces electricity. So if you want to take a look kung paano gumagana talaga yung geothermal power plant in actual setup, you can open the video file on your flash drive named Geothermal Power Plant. So it's time for you to check how you understand our lesson. Answer activity 4 on your assessment sheets. That's it for our lesson number 3. And do not also forget to answer the values integration in your learning packet. It says there that our country is located just right above the Filipino plate.